Meron na akong kaibigan, pagharap ko sa mundo, pagsagot sa tanong, ilan ano alin paano. Number one, ako pala si Carlo Gonzaga, ang inyong math teacher or kuya na pwedeng pagtanungan about math problems or anything na related sa math. So, ang ituturo ko ngayon about multiplication fraction or multiplying fraction. Kasi ayun yung mga nagtanong sa akin kung paano ba isolve naman yon. So, mapapansin niyo guys, yung nakaraan kong video about addition fraction and subtraction fraction is sobrang dali na kaya mong sagutin, 'di ba? Wala namang imposible kung hindi mo naman susubukan, 'di ba? So, every time na may gagawin na or isosolve, huwag kang matakot kasi yung math may formula na sinusunod. Huwag kang matakot sa numbers or anything na math problem kasi kapag pumasok sa isip mo yon, magkakaroon ka ng anxiety eh. Yung takot or fear sa math every time na maririnig mo yung salitang math. So, marami sa akin na nagtanong sa akin, sabi, Kuya Carlo, paano ba tuusin naman yung multiplying fraction? Kasi, malimit. Mahirap daw yon. So, para sa akin kasi, mas madali pa nga yung multiplication fraction or multiplying fraction kaysa sa addition and subtraction fraction. Kasi, mapapansin nyo dun sa video na ginawa ko nung nakaraang linggo, sabi dun, kailangan mo makuha yung LCD or yung least common denominator. So, ayun nga guys. Kung mapapansin nyo, bago tuusin yung addition ng fraction, kailangan mo muna hanapin yung LCD. Dito, sa multiplying fraction, ang kailangan mo lang is isip or yung mga technique about doon. So, nung grade 4 ka naman ata or grade 6, natutunan mo na yung multiplication. Ganon din yung sa multiplication fraction or multiplying fraction. Kasi ganito yan guys. Or maka klase natin dyan. Pag sinabing multiplying fraction, ayun yung numerator to numerator to and denominator to denominator. So, ganun lang yun, guys. Sobrang dali lang. So, may mga example ako dito or yung mga guide para matutunan mo yun. And I hope sa video ng ito, may matutunan ka at may makuha kang aral na pwede mong gamitin pa sa iba pang aralin sa matematika. So, itong video na to is pangkalahatan. Pwede sa elementary, sa high school, junior high school, and senior high school, even college. Kasi, malimit sa college, nakakalimutan nila yung ganung rules. So, as a student din ng Bachelor of Secondary Education major in Mathematics, isashare ko lang yung knowledge ko about doon. So, simulan na natin itong video na to. So, I have a given or meron akong given about 1 over 2 times 3 over 4 equal. So, guys, itong numerator, imultiply mo lang sa kapwa numerator niya. Then, ang sagot dyan, 1 times 3, ang sagot ay 3. Then, over. So, dito naman tayo sa denominator. So, pag sinabi denominator, ito yung guys. Ayan. So, tinuro ko na yung nakaraan yan. Kung paano ba, or kung saan ba yung nakaposition yung numerator pa denominator. So, 2 times 4, ang sagot ay 8. So, ayun na. Ganun lang siya kadali, guys. Kung mapapansin nyo, napakadali. Numerator to numerator and denominator to denominator. So, may isa pa akong given para pakita ko rin pa para sa iba na ganun lang siya isolve. So guys, pag naririnig yung multiplication, minsan nahihirapan tayo, natrauma na tayo dyan ng elementary, gawa ng mga teacher natin. Hindi naman natin masisisi yung mga ating mga teacher dati, syempre.
trabaho nila yon. Kailangan natin, kailangan nila yon para magabayan tayo sa pag-aaral. So tanda ko pa nga nung elementary, hindi ko nga sa ulo yung ano yung atawag yun? Multiplication table. Basta ayun, ang hirap talaga nun. Siyempre, nung bata ko, ang alam ko lang nun, 1 plus 1 equal 2, siyempre ganun. Ang daldal ko. So, balik na ulit tayo sa topic. So, may isa pa akong given para mapakita ko na ganun talaga. 6 over 3 times 2 over 4. Masagot dyan, guys. Sabayan nyo ako. 6 times 2, 12. Saling. Over 3 times 4. Dito naman tayo sa denominator. Ang sagot ay 12. So, ayun na yun, guys. Kung ano yan, isisimplify, ang sagot dyan, possible yan, 1. Kasi 12 over 12 equal 1. Kasi divisible sila sa 12. So, ganun lang yon. And I hope may natutunan kayo sa video ito. Diba, within, wala pang 1 minute na sasagutan mo na yung video eh. Or yung mga formula na binibigay ko. Okay. Etas natin yung iyong yung kaalaman dito sa multiply fraction. So, sabayan mo ako dyan. Kaibigan. Oh. 1 over 8 times over 4. So, bibigyan kita ng 5 seconds or 2 seconds or 3 seconds, masasagutan mo yan. 1, 2, 3, 4, 5. Ang sagot ay 2 over 2 over yan, tama yan, dapat nag-iisip. 32. So, ganyan lang, guys. So, mga kaibigan, mga kapatid sa matematika, ganun lang yung pag-solve. Ayan. So, sa mga pinakita kong given about multiplying fraction, ganun na siya kadali. Huwag mong isipin ang fraction ay sobrang hirap kasi hindi mo pa naman sinusubukan. Habang may oras ka sa bahay nyo or sa school, punta ka sa library, magbasa ka about math, doon may matututunan ka. Kasi sa math, ang kailangan mo lang ay oras. Kailangan mo ng practice, practice, and practice, 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 practice. So sa practice na yun, may matututunan ka at matutunan. So, sa una, magkakamali. Siyempre, una pa lang. So, sa pangalawa, sabihin natin hindi mo pa nakukuha pero nagigets mo. Pero sa pangatlo, alam ko sa sarili ko at sa sarili mo na kayang-kaya mo ng math. So, ganyan lang guys. Ang mabibigay ko lang na message about sa math, huwag kang matakot sa number. Matakot ka sa sarili mo kung wala kang tiwala. So, ayun lang, guys. And, thank you sa panonood. And, thank you rin kung may natutunan ka. I hope may natutunan ka. Kung may natutunan ka, please comment na lang sa akin na thank you or something na acknowledgement para sa susunod na video magkaroon ako ng motivation kasi dahil sa inyo ginagawa ko to and I share my knowledge about math, a simple basic mathematics knowledge lang naman eh. So ayun lang guys and goodbye, thank you for watching. Oh, kaya ko ang tutunan ng math, kaya mo.